Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy. Ngayon nga ho ang schedule ng newborn hearing screening test ng aming anak. Kaya ho kami mag-asawa ay maagang gumising at maagang gumayak. Dini ho sa amin sa ngayon ay napakalimit ng pag-ulan. Kaya ho ayan as usual lang hiram na naman kami sa tatay ng kanyang sasakyan. Ay motorlaang ho ang aking service eh, tapos may dala pa kaming bata, mahirap makipagsapalaran. Pagdating naman ho namin din eh sa may kanto ng Bulbugan, sa amin ho yung mayroong humarang. Dahil doon daw ho sa kantong aming papasukan ay marami na nakaparadang sasakyan. Kaya ho doon na lang kami sa highway pumara. Yun naman ho'y medyo malapit na kaya dini kami naglakad at meron din naman kaming payong na dala-dala. At ayan ho, nandito na naman kami kung saan nanganak ang aking asawa, ang CNY Ilagan, paanakan. Pagdating ho namin, edi agad ng pumila dini ang aking asawa. At ang nakakatuwa din ho doon, aba sa akin ho'y meron nakakilala, napanood daw ho niya yung aking vlog na ginawa nung nanganak ang aking asawa. Ayan ho, si ma'am, hindi ko lang ho na itanong ang pangalan. Shoutout ho para sa inyo, sana ho'y mapanood niyo uli ito. Ayan ho, silang dalawa nga dyan ni Mrs. ay maayos na nagkikwentuhan. Itinanong pa nga ho niya kung si Mrs. daw nung nanganak ay nahirapan. Ay, ako na ho magsasabi sa inyo, talagang ariho hindi magkaintindihan. Pero sa awa naman ho ng Diyos ay si Mrs. ay nakaraos at hindi na kailangan masisaryan. Ngayon ho ay nandini na kami sa loob at si baby na ang susunod. Itetest na ho ang kanyang magkabilang tainga. Nakakatuwa naman ho at aring anak namin ay nakisama. Talagang kami ho'y nasa bahay pa, ari lagi ko nang kinakausap. Kakoy pagdating natin dun ha, huwag kang iiyak. Doon sa ating pupuntahan ay ikaw ang bida dahil yung video mo ginawa ko nung ikay pinanganak ay 1 million views na. Arihong garning hearing screening test ay napaka-importante. Dahil ho kung ang bata ay may problema sa kanyang pandinig ay maaagapan na agad at magagawa ng paraan at hindi na ho lalaking bingi. Abay, maigi ho sana kung bingi niyog at yun ay pwede mong makudkod at gawing bukayo. At nabanggit na rin ho natin ang bukayo, ayun ho'y napakasarap ipang ulam. Yung gahoy inyo nang naranasan ay kami ho nung kaliliitan, dala ho ng kahirapan, ay malimit ho namin yun maipang ulam. Ay paano gaho naman yun ay piso laang, tatakbo ka lang sa tindahan at makakaraos na ngayong tanghalian. Ay siya, balik na tayo din sa ating istorya at si baby inaantok na. Tapos na rin naman ho yung kanyang hearing test, hinihintay na lang namin ang resulta. Tingnan niyo ho, pagkakabait naman yan. Tutulog na ho, hindi na kailangan mag-iyakan. Pero pag kami ho'y nasa bahay, nako, nandun na ho ang tunay na labanan. Ang style pa naman ho na rin ay tulog na tulog sa araw, tapos gising na gising sa gabi. Kaya ho, namamayat na ang kanyang mami. Plano ko pa naman ho sanang sundan na. Hanggang sa makalima, para sa basketball ho ay first five na. Aroy asa na or. At nandini naman ho tayo kay Ma'am Sherilyn. Siya ho yung midwife na nagpaanak at siya rin ho ang may-ari na ring lying in. Nag-request lang ho kami na matimbang muna aring aming baby dahil para ho malaman namin kung talagang lumalaki. At aba, talagang ang gatas ng kanyang ina ay masustansya. Nung inilabas ho ari ay 3.2 pero ngayon ay 4.9 na. Tama yan baby, magpataba ka sa daddy ng mami at nagpalamang na ang iyong daddy. Nakuha na ho namin ang resulta na magkabilang tainga. Salamat ho sa Diyos at walang problema. Kaya kami dini ay pauwi na. Naglalakad lang kami papunta dun sa kanto kung saan ang sasakyan ay nakaparada. At dini ko na lang ho nalaman sa pagbo-voice over na ang suot pala namin ay ganyan. Ang akin ho'y kulay berde at sa kanya naman ay dilaw. O diga para kaming prutas, isang hinog at isang hilaw. Ayos naman ho at masaya ang buhay pag ang suot nyo lagi ay makulay. Sige ho, kami pauwi na. Salamat ng maraming marami sa inyong panonood. Paalam!